time, 30.56 seconds. Ang tama. Time, 23.56 seconds. Galing. Pare, galing mo, pare. Galing. Pare, pare, okay ah. Ito, mascot talaga yan si Valdez, no? Malakas pa, tsamba. Chona, bakit? Ano na naman to? Ubus ng pasensya ko eh. Chona, pwede naman natin pag-usapan to eh. Ah, leche! Chona! Chona! There they go! This Chona followed by Victor to the outside! Chona! Come on, baby! Yeah, yeah, yeah! Come on! Factor! Ta-d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 a-
Jonah! Victor, bukang kailangan ng siyota mong tunay na lalaki. Baka hindi mo naman kaya. Sabihin mo sa kanya, available ako, ha? Bakit? Nakakasiguro ka bang tunay kang lalaki? Ha? Go! Pare, awatin mo. Mamaya na, okay naman eh. Sige, bumurot ka! Para matigil ang bunganga mo sa kadadaktak mo. Ako, iba na to. Tarunta natin. Victor, wag. Kasi ka lang. Kaibigan, hinay-hinay lang sa pag-inom. Nakakaapat na baldi ka na yata eh. Victor, relax ka lang. Ha? Lumangoy ka man sa ala, ay hindi yung masosolve ang problema mo dyan kay Chona. Kung talagang mahal ka nun, eh hindi makakatiis yun. Babalik at babalik din yun. Sana nga. Kaya lang eh. Ngayon lang nagalit sa akin ng ganun katindi yun eh. Victor, alalahanin mo, malapit na ang championship. Kapag nagpatalo ka dyan sa emosyon mo, eh ilalampaso ka ni Valdez. At mapupurnada lahat ng pusta ko sa'yo. What you need is a rest away from here. Masyado kang pressure dito. Why don't we go somewhere else? Para makapag-relax ka, makapag-insayo. Tara, let's go to hell. Tama, let's go to... He, hindi hell. Let's go to Baguio. Tahimik doon. O kaya, sa probinsya nyo. Okay ba?
Biglang-bigla naman yata ang desisyon mong umuwi makalipas ng mahabang panahon. Ang akala ko ba ayaw mo nang bumalik at makita ang lugar na yon, ha? Tuwing lumilipas ang panahon, Tata Berto, nagbabagong lahat. Ha? Hindi pala kayang talikuran ng isang tao ang kanyang pinanggalingan. Totoo ba yan, Victor? Hindi ka nagbibiro? Oo naman, Tata Berto. Ngayon ko lang ho kasi napag-isip-isip na dapat kong bigyan ng halaga yung mga naiwan na ari-arian ng mama at papa. Kaya ayusin nyo na yung gamit nyo. Sasama kayo sa akin. Victor! I'm sorry! Ayoko! 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 Ata ng daigdig itong probinsya nyo eh. May tao pa ba dito? Ha? May nakatira pa ba dito? Ano ka pa naman? Katapos ng buntok na yan, doon na ang amin. Masyado ka naman mareklamo. Para namang hindi ka nang galing sa kagubatan. Sa Maria mo. Sami! Sa Maria! Gandang araw po. Ako, ito na ba si Victor? Ang laki-laki mo na at ang gwapo-gwapo mo pa. Tingnan mo nga naman ang panahon. Napakabilis. Tanggol ka palang numawalay sa amin. Hoy, Maria! Tama na yung drama mo! Ang haba-haba ng biyahe namin, pagod na pagod at gutom na kami! Ay, ganun ba? Siya nga pala siya, Maria. Pagpasensyaan niyo na. Salamat, Victor. Sammy! Oh, anong nakalimutan mo? Ay, yung bagahe! Oh! Oh, tara na, tara na! Halika na! Ay! Baka naman gusto niyong tulungan niyo ako! Victor, hindi nga mapagkakaila. Yan nga ang ama mo. Tama ka, Sam. Kaya lang, sa litrato ko na lang siya nakita. Sanggol pa kasi ako nung mamatay siya. Yung nanay ko naman, namatay siya nung nanganganak sa akin. Kaibigan, hindi ko akalain na ganyan pala kalungkot ang nangyari sa buhay mo. Victor, bakit hindi mo man lang nasabi sa akin ang mga yan? Bakit? Bakit? Ayoko kasing nakikita kang nalulungkot eh. Bakit nga eh? Ang sama ng dating mo eh. Tado! Oy, kayong dalawa, ano pang hinihintay niyo dyan? Nakahanda na ang pagkain. Oh, nakain na raw. Hugas lang ako kamay. Tikman mo yung bulig na yan na pinahuli ko pa sa ilugyang kanina. Tsak na magugustuhan mo yan. Napakasarap. Hoy, Sam! Halika na! Kala ko ba gutom na gutom ka na? Kumuha ka na. Magkakamay ako. Stop! Baka naman, imbis na makapag-ensayo ako nito eh.
tumaba ako. Oy, tama ako dyan, ha? Wala yata nito sa Maynila. Magaling ka pala magluto. Gabi! Siya nga pala, Tata Berto. Baka dito ko na idahos ang birthday ko. Para naman maiba. Dito raw siya magbe-birthday. Ilang taong ka na nga ba, Victor? Actually, Tia Maria, 25 na ako eh. Sa birthday ko. Bakit to, Tia Maria? May problema ho ba kung dito ko idadaos yung birthday ko? Ah, wala. Maganda nga ang plano mo eh. Sasaya uli ang bahay na ito. Nako! Ayos yan! Kainan na naman yan! Sigurado! Sana bukas, birthday mo na! Hatawa! Galing mo! Nasa si boss? Nasa taas. Senyor Gustavo. Dumating na siya. Isa siyang magaling na pistolero. Yan ang mga salita ng Diyos na dapat sundin at isa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Magsitayo tayong lahat. Victor, tingnan mo na. Hoy, nasa lupi ng simbahan. Magandang umaga po, Tata Berto, Tia Maria. Magandang umaga, Doktora. Ah, Victor, siya nga pala si Mildred. Siya yung doktora at yung kaibigan niya. Pasensya na kayo sa kasama ko, ha? Napipipi. Ah, siya nga pala, Joy. Si Shami, hindi siya pipi. Ikinagagala kong makilala ang pinakamagagandang babae sa lugar na ito. Siya naman ho ang pagpasensyahan nyo. Kasi ngayon lang ho nakakita ng tao yan. Victor! Palabiru ho pala sila, Tata Berto. Hoy, tama na nga yan. Tara na, nakakaya ho, nakakabala tuloy tayo kay Doktora. Tara na! Halika na. Victor naman, baka mamaya manwala sila dun, ha? Good morning sa'yo, Doktora. Ah, good morning din ho, Don Gustavo. Ah, siya nga pala, mga kaibigan ko, si Tata Berto, tsaka si Tia Maria. Pamangkin po nila si Victor, tapos kaibigan po nila si Sammy. Mga bakasyonista po sila dito. Eh, Don Gustavo, ako na maghahatid sa'yo, para hindi ka mahirapan. Ah, suplado pala sa personal to eh. Ang
bigat naman ang dating noon. Ang yabang eh. Sino nga ba yun? Si Don Gustavo yun. Yan ang pinakamayaman sa lugar na ito. Siya ang nagbibigay ng mga gamot na ginagamit ni Mildred para sa medical mission niya. Kaya pala hindi nakatanggi si Doktora. Victor, mukhang sa laban lang to eh. Tagilid ka. Sam, nawawalan ka na yata ng tiwala sa akin. Aba hindi. Ang laki nga ng sampalataya ako sa'yo eh. Victor, iwasan mo yung taong yun. Eh, bakit naman ho, Tata Berto? Ah, wala naman. Mabuti na yung umiiwas sa gulo. Tara, tara na. Uy, tara na daw. Victor, napansin ko masayang-masaya ka dito, ha? Ha? Iba ho kasi ang buhay dito sa probinsya, eh. Simple lang. Wala akong ganong pressure. At higit sa lahat, nakilala ko si Mildred. In love ka, no? Alam ko si Mildred lang makapagpapaligaya sa'yo. Kaya lang, dapat mag-iingat ka. Ay, nako! Ang sarap ng buhay! Parang ang nakalutang tahangin! Joy to the world! Beautiful joy! Wherever you are! Chami! Chami! Uy! Anong ginagawa mo dito? Tata Berto, Victor, kayo pala. Ito, nagsasunbaiting. Nagsasunbaiting? Gabing-gabi? Ay, hindi kasi pwede sa umaga. Ayoko masunburn. Ay, Victor, ilang kaibigang meron kang ganito? Eh, dalawa ho yan eh. Yung isa, nilasong ko na. Dama. Anong dama? Wala. Ano, dama? Talo. Dinadaya mo yata ako eh. Yeah. Eh, tingnan mo. Ayun na. Talo ka na. Talo ka na eh. Papalit ka naman. Babawi ako mamaya. Panoorin mo na lang ako. Laro na may utak ito. Susunod ako dyan. Isin mo. Mabuti naman ho at napadaan kayo dito sa amin, Doktora. Ito. Dama? Ayun na. Oo. Oh. Ano ba yan? Pare, pare! Oh. Yun yung tunay na dama! Wow! Huh? Oo nga, no? Pwedeng ilaban ng perdika na yan! Pakisakay na lang dyan. Miss, mukhang mabigat yung dala nyo, ha? Kami na magbubuhat. Ay, hindi. Salamat na lang, ho. Kaya naman ho namin, eh. Nagkukunwari lang kayo eh. Ikaw. Halata na kung nahihirapan kayo ah. Huwag na kayo magpakipot. Kung gusto nyo, pati kayo bubuhati namin. Ito, tingnan mo. Nakikiusap po kami sa inyo. Pwede huwag nyo na kaming guluhin. Nakakabala lang kayo eh. Iba na lang ang tulungan nyo. Tsaka huwag nyo kaming bastusin. Eh kayo mga bastus eh. Kayo na ang gustong tulungan. Ayaw nyo pa. Huwag ang ginagago, ah. Huwag na, Brad. Ikaw din. Si Mildred, my love mo yan. Oo nga, no. Pero anim, eh. Kung ayaw mo, ako na lang. Sige, sama ako dyan. Ah, ako patay. Gulo na naman ito. Masyado kayo suplada, ha? Pare, anong gagawin yan? Baka manghiram ka ng mukha sa aso. Pero mukhang di ka pa hiramin, eh. Ah!
Joy, tara. Pagkaan mo, ha? Pagkaan ilang natin bukas. Ilan taon na yung biktima? Senyor Gustavo? Chepe. Ando do? Magko-complain ba kayo? Abay, talaga magko-complain ako. Eh, kilala niyo ba yung sila rin? Mabubulong na kayo ngayon sa bilangguan. Senyor Gustavo. Senyor. Mga serpergwensa! Mga walang mono! Bakit nyo dinaman yung pangalan ko sa ganitong kahiyan? Senyor, hindi naman ho namin alam na... Kapag naulit pa ito, mabigat ang magiging kabayaran. Tandaan nyo yan! Doktora, ako lang humihingi ng dispensa sa mga pinagagawa ng mga tauhan ko. What do you expect from a mal-educated person? Wala na ho sa akin yun, Don Gustavo. Inuurong ko na ho yung reklamo ko. Ewan ko lang ho kina Victor at Sammy. Ay, wala na ho sa amin yun ni Victor. Sa totoo lang, para lang naman ho kaming nag-insayo eh. Bueno, wala na kayo sasampang reklamo. Paawal ako ng mga ito. Wala na ho, Epe. Sinisiguro ko sa inyo, hindi na mangyayari ang insidente ito. At para makabawi ako, hayaan mo namang ako na maghatid sa inyo lahat. Eh, salamat na lang ho, Don Gustavo. Nag-offer na po kasi sina Victor ng paghatid sa amin eh. Sige, sige, sige. Labas na kayo lahat. Oh, di ba parang nakakaya? Ba't ka mahihiya? Tutulong lang tayo. Ikaw talaga masyado mahihiyain. Sandali. Mauna ka na kaya? Teka mo na, ba't ako? Ikaw na lang. Ikaw bida dito eh. Sidekick mo lang ako. Mauna na ako. Talaga? Tang! Ang sama na ho ng ubo nyo. Magpakuha na ho kayo ng litrato. Eh, para may maiwan kayong remembrance sa pamilya nyo. Tara na. Victor, may pasyente pa, oh. Ano pong pangalan nyo? Mrs., mapangalan po talaga sa kalagayan ninyo yung panganganak nyo taon-taon. Ilang taon na po? Makakasama ko yan sa health nyo. O, eto. Sige po, maupo muna kayo doon at tatawagin. Bumalik na lang kayo next week para ma-examine ulit kayo, ha? Magandang gabi, Mildred. Hello. Pagod na pagod kayo, ha? Ano, kumusta ka na? Baka kailangan nyo ng tulong namin. Available kami. Naku, alam mo, hindi ko tatanggihan yung alok mo na tulong. Kasi ang dami-daming trabaho dito, ang dami-daming tao. Joy, ako naman pwede magpagamot. Ano naman ang ipapagamot mo? Sakit sa puso. Kasi pag nakikita kita, bumibilis ang tibok ng puso ko, eh. Ay, naku, Sammy. Ang may mga sira sa ulo, hindi dito nagpapagamot. Ikaw, pirula. Ikaw naman. Wala naman talaga ako sakit sa puso. Mildred, ano bang gagawin namin? Pakikuha na lang ang mga pangalan ng mga taong nakapila sa labas. Tapos yung mga bata, pakikunan nyo na lang ng timbang. Okay. Sam, halika na. Naku, nakakapagod talaga. Alam mo, kung hindi pa kayo dumaan, siguro hindi namin maaasikaso lahat ng pasyente. Salamat sa tulong mo, ha? Wala yun. Sa'yo din, Sammy. Salamat. Okay lang. Halika na. Doktora!
Magandang gabi. Magandang gabi rin. May kailangan kayo? Kayo na naman? Ah, hindi. Napag-utusan lang kami ni Senyor Gustavo. Para imbitahin kayo apat na sa bahay na maghapunan. Ang sabi ko kasi ni Senyor, huwag daw ho kaming uuwi hanggat hindi kayo pumapayag. Sandali, sandali. Pwede mong malaman? Kung ano ulam? Sam, nakakahiya naman itong ginagawa mo. Sorry. Kung papayag si Doktora, sasama kami. O sige, sabihin mo pupunta kaming apat. Salamat ako. Sandali, sandali. Bakit tayo pumayag? Baka isipin na lang ng mga yan, kalagkarin tayo. Ito naman o. Hindi ko lang alam, basta sa pagkain eh. Kahit sa ano. Halika na! Meron siyempre. Bukod sa malaki na ang kita, kompleto pa sa facilities. Ano naman ang dahilan, ba't namamalagi ka dito sa probinsya ninyo? Gusto kong tulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi kung walang katulad ko na magmamalasakit sa kanila, di lalo silang nakawawa. Lalo mo nga akong pinahanga eh. Bukod sa maganda ka na, napakabuti pa ng kalooban mo. Oo nga. Victor! Positive! Positive na masarap yung pagkain! Mga panauhin, si Senyor Gustavo. Nagpapasalamat ako at pinaunlakan niyo ang aking imbitasyon. Birthday niyo ba? Hindi. Gusto ko lang makabawi sa abalang ginawa ng mga tauhan ko. Huwag niyo na akong isipin yon. Wala naman hong nasaktan sa amin eh. Siya nga pala, Mildred. Kung kailangan mo ng medical supplies para sa paggagamot, huwag ka mag-atubiling lumapit sa akin. Ganon din sa'yo, Joy. Naku, Don Gustavo, sobra-sobra na hong naibibigay niyo sa amin. Hindi na nga ho namin alam kung paano namin kayo susuklian. Paano namin kayo pasasalamatan? Hindi ko hangad ang inyong pasasalamat. O kahit anong kapalit. Ang tanging layunin ko ay ang makatulong sa mga taga rito. Kahanga-hanga ho kayo, Don Facundo? Don Gustavo! Don Gustavo? Ikaw naman, Victor. Ano ba nagtulak sa'yo para bumalik ka dito? Kung iyong mamarapatin. Naisipan ko magbakasyon dito para naman maiba yung paligid ko. Pero pag nainip ako, baka bumalik din ako kagad sa Maynila. Tila walang kasiguraduhan ng takbo ng buhay mo, iho. Kung sa bagay, hindi nakakapagtaka. Ganyan din ang iyong papa. Hindi alam ko anong gusto. At hindi sigurado kung anong gagawin. Ang totoo kasi niyan, Don Bosco. Don Gustavo. Don Gustavo, nagpunta ho kami dito para ho makapag-insayo ng husto si Victor. Ayaw niya ho kasing ipaalam na kasali ho siya sa isang gun competition sa Maynila. Hindi naman ho ordinaryong gun competition yon, Don Manolo. Don Gustavo. Ha? Don Gustavo? Sorry ho, ah. Pisit na dila to. Really? Kung ganun, Victor, inaanyayahan kita. Sa isang labanan, pabilisan sa barel. Malapit na. Sa darating na taon fiesta. Tinatanggap mo ba ang imbitasyon ko? Wala akong inuurungan, Don Gustavo. At kahit anong klaseng labanan, hinaharap ko. Siya nga pala. Masyado tayong marami na pag-usapan. Sige na, kumain muna tayo. Don Gustavo! Yes, tumama ako. Pasensya na ho kayo. Hindi ho kami makakain eh. Lalo na ho kapag maraming bango sa paligid. Graho, sige na.
Yes! Kain na tayo! Victor! Kain ka na! Ang galing mo talaga, Victor! Kuwang-kuwa mo ako! Sabi ko na sa'yo eh, dito, makapag-insayo ka ng mabuti. No. Para sa susunod mong kompetisyon. Oo nga eh. May iba nga pala ako, hindi ka ba nahihiwagaan dun kay Don Gustado? Anong Gustado? Gustavo. Gustavo, yun nga. Parang iba yung mga kinikilos niya eh. Hindi lang yun. Parang kutob ko. Meron silang pinaplanong hindi maganda sa akin. Kilala mo ako, Sam. Di pa ako nagkakamali sa mga kutob ko. Alam ko, malaki ang tiwala ko sa'yo, Victor. Pero sa Gustavong yun, wala. Walang wala. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo, Victor. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ng taong yun. Wala ka pa, Victor. Mortal na magkaaway ang pamilya nila. Mula pa sa mga ninuno ninyo. Gustavo ang ama ni Don Gustavo. At ayon sa matatandang kwento, lahat ng lalaki sa pamilya ninyo, Gustavo din ang pangalan. May matinding galit si Don Gustavo dahil mas pinili ng mama mo ang iyong papa. At natalo rin ang papa mo ni Gustavo sa isang duelo. Kaya't hindi malayong gantihan ka rin niya upang makabawi sa kahihiyang dinulot ng iyong papa. Kaya pala ako pinadala sa Maynila dahil sa gulo ng pamilya namin. Ganun nga, Victor. Kung maaari, iwasan mo na si Mildred. Dahil may personal na interest si Don Gustavo. Hindi na ako kaya ng kalooban kong iwanan si Mildred. Mahal ko siya, Tata Berto. Ah, siya nga pala. May dala akong pagkain sa inyo. Ah, yan ang mahal ko. Nagawa niyo ba yung pinagagawa ko? Nagawa ko, Don Gustavo. Ito'y galing sa isang birhen. Magaling. Magaling! Don Gustavo, nasubukan niyo na ang aming katapatan sa mahabang panahon. Kailan ba matutupad ang ipinangako niyong walang hanggang buhay? Hindi ko nakakalimutan ang ipinangako ko. At malapit na mangyari yun. Malapit na ang takda ng aking pamamahinga. Isa na lang ang kailangan matupad. Ang mapasa akin si Mildred. At mapatay ko ang pinakahuling lahi ng Austria. Ang mortal kong kaaway. Bakit kailangan daanin pa sa isang kompetisyon? Samantalang pwede naman natin siyang patayin ngayon. Yan ang mga kulang sa inyo. Utak. Tamang diskarte. Gusto kong patunayan sa pamilyang Austria na hindi nila ako kayang pantayan sa lahat ng bagay. Na ako, si Señor Gustavo,
ang pinakamakapangyarihan kaysa sa kanilang lahi. Kababayan, bilang kasiyahan sa ating kapistahan, magpapakita ng galing ang ating mga pistolero. Pilis sa inyo. Kanina pa naghihintay yun. Dali kayo. Victor! Dali! Ito na sila. Happy birthday! Thank you. Op! Joy, huwag mo nang idampi yan. Makukuryente ka lang. Malakas ang bultayan yan. Mahirap na. Kung ako sa'yo, dito ka na lang humalik. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Ay, dali. Ayaw mo dito? O, sige, dito na lang. Dali dito. Sige na. Pwede na. Pwede na. Ah! Oy, tama ako sa inyo. Mabuti naman. Nakapunta kayo. Ako nagluto niyan. Masarap yan. Oo naman, oh. Usok, no? O, ano pang ginagawa niyo yan? Magsikain na kayo. Siyempre! Bago ang lahat, magto-toast muna tayo. Para sa 25th kaarawan ni Victor. Kampay! Ito ang gusto ko. Atay. Alam mo, trip na trip ko ngayon to eh. Doktora Mildred, kain na kayo. At siyempre si Joy. Oh, kumuha na kayo. Yan.
Oh, Mildred. Ayaw. Thank you na lang. Ayaw mo ng atay? Sarap-sarap ng atay eh. O, Joy, tira na. Paano kaya to? Ibuka mo. Para kainin niya. Tata Berto naman, kung ano-anong tinuturo niyo eh. Bastos yun eh. O, sige, ibahin natin. Ipitin mo. Para ipasok niya. Tata Berto, mas bastos yun eh. Ipitin, kakainin, mas bastos yun eh. Eh, wala namang gagawin dyan, kundi kainan ng kainan, pasukan ng pasukan eh. Ilang naman yan eh. Tira na. Osha, tama na yan. Kung ano nung iniisip mo eh. Oh. Baka naman isipin mo, hindi totoo yung sinasabi ko. Alam mo, ngayon lang ako naging masaya ng ganito eh. Simple lang. Pero lahat ng pinaka-importanting tao sa buhay ko, kasama ko ngayon. Baka naman kung inaano mo na ako niyan, ha? Hindi kita inaano, ha? Baka mamaya. Eh kung inano kita, ano naman ako ngayon? Saka wala pa sa isip ko yung mga ano-ano na yan. Hindi. Alam mo talaga, masayang-masaya lang ako ngayon, Mildred. Bakit? Tuwing birthday mo ba, hindi mo kasama ang girlfriend mo? Nakasama ko rin siya. Nung kami pa. Kaya lang iba siya eh. Di tulad mo. Simple lang na bagay. Palagi pang masaya. Nasanay na rin kasi akong makontento sa kung ano man ang ibibigay sa akin. Hindi na rin ako naghahangad ng sobra sa kailangan ko. Tuwing kasama kita, humihinto ang paligid ko. Wala akong ibang nakikita kundi ikaw. Tingin ko nga, love na kita eh. Alam mo, Victor, hindi ko na rin kayang itago yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Labas mo na. Huwag ka na mahiya. Sige na. Huwag ka na mahiya. Alam mo, nung unang-una pa lang itang nakita, Mildred? Mildred? Aba, Victor, tanghali na. Baka naman akala mo, birthday mo pa. Kanina pa tayo hinihintay nila Mildred sa klinika. At siyempre, si Joy. Parang totoo, ha? Victor, ano bang tinitingnan mo dyan sa bibig mo? May mina ba dyan at binabaliktad mo yung ngipin mo? Hindi ko nga maintindihan, eh. Mas lalo kitang hindi maintindihan, eh. Ang mabuti pa, mag-toothbrush ka na. Ha? Para wala na nagkakagulo dyan sa bibig mo. At hinihintay na tayo kanina pa nila Mildred. At siyempre si Joy. Labs ko na yata yun. Oh, sandali. Para, para. Oh, bayad niyo. Sheena, utang. Utang, Sheena. Victor! Maria! Victor! May babalita ako sa inyo. Maria! Victor! Victor! Maria! Roberto, ano na namang alimuumang nasagap mo sa bayan? Bigyan muna akong tubig. Ah, malamang ho, inahabol lang ho ng aso yan. Hindi ho kasi naghugas kanina. Hindi, walang humahabol sa akin. Galing akong bayan. May natagpuan bang kay doon? Yung tubig ko, ba't mo ininom? Lagyan mo! Sigurado ka ba, Berto? Sigurado ko. Kitang-kita ng dalawang mata. Isang dalaga, brutal ang pagkakamatay. Wakwak ang leeg. At dinukot. Alina dinukot. Ang puso niya. Diyos mio. Taon-taon na lang yata tayong nakakabalita ng ganyan. Isang halimaw lang ang pwedeng gumawa niyan. Ang ibig niya sabihin, hindi lang ngayon nangyari yan?
Alam mo, Victor, sa tuwing sasapit ang fiesta ng San Alfonso, ay nagkakaroon ng malagim na patayan. Subalit ngayon, dito mismo sa lugar natin nagaganap. Tata Berto, merong kakaibahong nangyari sa akin kagabi. Na ngayon lang nangyari sa akin. Parang panaginip eh. Pero malakas ang pakiramdam ko. Natotoo ang lahat. Nano, Victor? Na ikaw si Darna? Hindi. Si Captain Barbell. Ano na bang nangyari, Victor? Tinubuan ho ako ng pangil eh. Matatalim na pangil. Naku, Victor, iba na yan, ha? Ito lang yan, eh. Kulang ka sa paligo. O di naman kaya, eh, marami kang nainom kagabi. O kaya, eh, sa sobrang tama mo kay Mildred, eh, kahit sa panaginip mo, gusto mo siyang kagatin, ha? Hindi, Sam, eh. Parang totoo, eh. Ang ibig mong sabihin, eh, parang ikaw yung gumawa ng... krimen. Berto, naganap na. Pigilan mong bunganga mo, ha? Pero kailangan niyang malaman ang tunay niyang pagkatao. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung bunganga mo, eh. Anong lihim yung sinasabi niyo? Sabihin niyo kung dapat kong malaman. Wala, Victor. Naguguluhan lang siya sa mga pangyayari. Tata Berto, Tia Maria, may nililihim mo kayo sa akin. Ano yun? Hindi tayo matatapos dito hanggat hindi kayo nagsasabi ng totoo. Maria, ikaw na rin lang nagsimula nito eh. Ikaw na magsabi ng totoo. Eh, Victor, ganito yun. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Victor, hindi kasi namin alam kung magiging katulad ka rin ng iyong ama. Siya nangyari ngayon. Walang duda. Isa ka na rin vampira. Ang ibig niyo sabihin, ako ang pumatay sa babaeng yon. Ang malaking kalokohan yan. Victor, narito ang diary ng iyong ina. Mababasa mo sa diary ang lahat. Victor! Si Victor, isang vampira. Tata Beto, ang vampira ho ba'y nangangat ng kaibigan? Oo. Ayoko na! Ayoko na! Doktora, si Victor, oh. Victor! Ano kaya yun?
Aray! Hindi pa nga dumadampi eh. Ano pa talaga nangyari, Victor? Ang bilis ng pangyayari. Pero wala na akong dapat na makaalam nito. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa niyan sa'yo? Wala to. Huwag ka mag-alala. Humihinga pa naman ako eh. Eh bakit naman ganyan kagrabe yung mga sugat mo? Sa sobrang bilis ng motorsiklo ko, nawalan ako ng kontrol. Sumabit ako sa mga kawayanan. Ah, Tia Maria, pwede yung pakipalitan yung tubig? Ako na humunang bahala dito. Oo, doktora. Akin. Oo, okay na to. Tinawag kita nung napadaan ka sa klinik. Hindi mo naman ako pinansin. May problema ka ba? Wala. Alam kong may problema ka. Pero hindi ko pipilitin kung ayaw mong sabihin sa akin. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako kung kakailanganin mo ko. Hmm? Salamat, ha? Hindi na ako magtatagal. Babalikan na lang kita para check-upin at linisin ang mga sugat mo. Ah, Victor. Ihatid na namin si Doktora. Joy, Joy, tulungan na kita. Doktora? Doktora, hindi ka man na nagtagal. Babalik na lang ako. Impertinente! Sino may sabi sa tampang mo si Victor? Senyor, gusto ko lang mapadali ang plano nyo. Gago! Palibasa! Wala kang utak! Ngayon alam niya na, na hindi lang siya ang halimaw sa bayang ito. Ang gusto kong mangyari ay sisihin niya ang kanyang sarili sa lahat ng patay na gaganap dito. Istupido! Sabas! Simeon! Wago! Senyor! Ipagpatuloy nyo ang pag-ahasik ng lagim sa bayang ito! Masusunod, senyor. Nardo, Aling Rosa, kailangan niyong dalhin ang anak ninyo sa bayan sa lalong madaling panahon para mabigyan ho siya ng sapat na medikasyon. Paunang lunas lang ho yung ibinigay ko sa kanya. Salamat ho, Doktora. O, sige po, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. Sige po. Sige ho. Walang anuman. Halika na. Papa Kuchero, bakit ho? Ayaw nga.
payo eh. Ah! Oh! Ah! Ah! Kumilos na kayo. Huwag nyo nang hintayin. Maubos tayong lahat dito. Hindi naman kami humihinto eh. Iniimbestigahan namin ang lahat ng mga nangyayari. Kailangan mahuli natin ang sala rin sa lalong madaling panahon. Oo, tama yun. Tama yun. Huminahon kayo mga kasama. Kinakailangan makipagtulungan din kayo sa amin. Para maluptas kaagad ang kaso. Tama si Epe. Ilan lamang sila. Mas higit nilang kailangan ng tulong natin ngayon. Mga kasama, payag ba kayong magkaroon tayo ng ronda rito gabi-gabi? Oo, oh, payag kami. Payag kami. Oo. Tama yun. Maraming salamat sa inyo, mga kasama. Victor. Alam kong isang araw darating ka. Kaya kailangan magkausap tayo. Isang marangal at mabuting tao ang iyong ama. Sa kabila ng sumpa sa kanyang pagkatao. Alam niyo na, Padre? Oo. Dahil kaibigan ko siya. Kaibigan? Siguro'y nagtataka ka kung bakit ang isang alagad ng Diyos ay may kaibigang isang tunay na bampira. Oo. Sapagkat ang iyong ama ay hindi likas na masama. Dumadaloy man sa kanyang mga ugat ang sumpa sa kanyang pagiging vampira. Pero hindi siya pumapatay o nananakit man lang ng kanyang kapwa. Isa siyang maginoong tao na may takot sa Diyos. Kaya minahal siya ng iyong mama. Kung ganun ang pagkakakilala niyo sa aking ama, bakit iba ang nangyayari sa akin? Nasa dugo ko rin ho ba ang sumpa? Sa tuwing ating gabi, nagbabago ang aking anyo. At pagkatapos ay hindi ko na alam kung ano ang aking nagawa. Ang patayang naganap kagabi, sa lugar na ito, ay maaaring kagagawan ko. Tulungan ninyo ako, Padre. Ayokong manatili sa ganitong kalagayan. At lalong hindi ko matatanggap ang pumatay ng mga inosenteng tao. Talaga bang gusto mong gawin namin sa'yo yan, Victor? Oo. Dahil ito lang alam kong paraan para hindi ako makapanakit ng kapwa ko sa tuwing nagbabago ang aking anyo. Kung sa bagay, at least paminsan-minsan maranasan mo kung paano maging aso. Pero Victor, ang magandang... Wala nang pero-pero, Tata Berto. Sundin nyo na lang ang gusto ko. Palagay ko tama si Victor, Tata Berto. Eh kung sagpangin tayo niyan? Huwag ka mag-alala, Sam. Hindi naman kita kakagatin eh. Paano mo naman na siguro, Aber? Dahil wala namang masisip-sip sa'yo eh. Pwede pa, Nana. Tabeto! Natat mo ko.
Tia Maria. Mildred, Joy. Gabing-gabi na. Pwede ko bang makausap si Victor? Hindi maaari. Natutulog na siya. Utang na loob, Tia Maria. Kailangan ko lang ho talaga makita at makausap si Victor eh. Pero, kailangan niya ho ng tulong ko. Magagalit si Victor. Victor! Victor! Mildred! Hindi ka maaaring pumasok dyan! Galing ako sa bayan kagabi. Nakibalita ako doon. Walang nai-report na patayang naganap kagabi. Ang ibig bang sabihin nito ay si Victor ang gumagawa ng mga patayan dito? Malakas ang kutob ko na hindi si Victor ang salarin. Ako man ay hindi naniniwalang si Victor nga may kagagawa ng lahat. Dahil po sa sinabi niyong yan, Father, lalong tumibay ang paniniwala ko na wala talagang kinalaman si Victor sa mga nangyayari dito sa atin. Ipanatag mo ang loob mo, Mildred. Nasa panig natin ang Diyos. At ang pagmamahal mo kay Victor ang magliligtas sa kanya. Salamat po, Father. Pumuna na ako. Sige. Padre Simon! Kayo pala, Don Gustavo. Magandang gabi sa'yo, Padre. Kami nagpulong sa presinto ni Hepe tungkol sa mga nangyayari dito sa bayan natin. Namataan kita, kaya minarapat ko lang pumunta rito. Magandang gabi po, Padre. Doktora? Padre Simon, maaari ko ba kayong makausap sandali? Oo, oh, Hepe. Senyor Gustavo? Sige, Hepe. Mildred, bayaan mo ako na maghatid sa'yo sa klinik mo. Salamat ho, Don Gustavo. Ako'y lubhang naguguluhan sa nangyayari sa bayan natin ito. Dati namang tahimik. Ngayon hindi ko na alam kung ano nangyayari. Tahimik ang bayang ito. Pero simula nang dumating dito si Victor, nagkaroon na ng malalagim na insidente. Pinasusubaybayan ko ang taong yan. Kaya kung ako sa'yo, iiwas ako sa kanya. Mahirap magtiwala sa ganyang klaseng tao. Madadamay ka pa sa gulo. Walang kinalaman si Victor sa mga patayang nangyayari dito, Don Gustavo. Natitiyak ko yun. Mukha yata nabilog na ng Victor ang ulo mo. At ipinagtatanggol mo na siya. Dediretsuhin na kita. Isang marangal na lalaki na babagay sa'yo. Mildred, at yan ay ako. Tandaan mo yan! D-
didiretsuhin na rin kita, Señor Gustavo. Hindi ang katulad ninyo ang hinahanap ko. At hindi rin ako nakukuha sa mga material na bagay. Hindi na magiging maganda ang pag-uusap natin dito. Maraming salamat na lang sa paghatid ninyo. Adios. Beso, hindi mo naman yung kaibigan ko. Napakaraming problema. Kung pwede ko lang siyang tulungan. Kung gusto mo eh, siya yun na yung sumpa eh. Sabi ito naman, di na mabiro. Biro lang. Oh, Mildred. Ayun siya oh. Pala, Mildred. Ba't nagpunta ka rito? Ilalagay mo lang ang sarili mo sa alanganing sitwasyon. Madadamay ka pa sa sumpang nakadikit sa akin. Victor, gusto lang kitang damayan. Dahil alam kong mas kailangan mo ng pangunawa ko ngayon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Ang alam ko lang, dinala ko ng kalooban ko dito. Sinunod ko lang ang puso ko, Victor. Pareho lang tayong nararamdaman, Mildred. Kaya lang, kailangan kong pigilan ang aking sarili. Dahil ayoko mapahama ka. Mahal na mahal kita, Mildred. Habang buhay akong pahihirapan ang kalooban ko, kung ako pa makakasakit sa'yo. Hindi kayang sukatin ang pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo, Victor. Kaya inihanda ko na ang sarili ko sa kung ano man ang mangyayari. Palagay ko eh, hindi na tayo kailangan dito. Halika na. Palagay ko, ako kailangan. Halika na. Halika na. Sabi ito naman. Ah.
Mildred, bakit ka narito? Utang na loob. Umalis ka na. Mildred, ano yung ginagawa mo? Gusto kong patunayan na hindi ikaw ang halimaw. Huwag, Mildred. Mapapahama ka lang. Victor! 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 Victor, umalis ka ba kagabi? Bakit, ha? May nangyaring patayan na naman kagabi. Tata Berto, hindi ko siya umalis kagabi. Ngayon, mapapatunayan na natin na hindi si Victor ang may kagagawa ng mga patayan dito. May ibang halimaw sa bayang ito. Don Gustavo, ahayaan na lamang ba nating maulit ang ginawa sa inyo ng mga Austria? Kailangan tapusin na natin ang Victor na yan. Kagaya ng pagkakapatay natin sa kanyang ama at ina. At mapapasayo si Mildred. Hinding-hindi na mauulit ang kasaysayan. Sa pagkakataong ito, mapapasa akin si Mildred at mamamatay sa aking mga kamay si Victor. Gusto kong labanan siya ng parehas. Lakas sa lakas. Bala sa bala. Para malaman kung sino'ng tunay na pistolero
halimaw na pistolero. Paano ang mga taong bayan? Pagkatapos ng aming duelo, patayin ang sino mang gusto lumaban. Masusunod, Don Gustavo. Ayon sa sinasabi ng diary ito, ang inyong ama ang tumalo sa ama ni Don Gustavo sa isang parehas na duelo. Duelo ng mga pistolero. Dahil sa iyong mama, magkariba lang ama mo at ang ama ni Gustavo. Pero hindi pinatay ni Senyor Austria ang ama ni Gustavo. Bagkus ay binuhay niya ito upang dalhin ang kahihiyan ng pagkatalo. Natahimik ang bayang ito hanggang mamatay sa kagat ng baboy damo ang iyong ama sa gubat. Hepe, hindi ganyan ang sinasabi ng diary ni Senyora Consuelo. Mahinala siya na pinaslang ang ama ni Victor. Hindi ng baboy damo dahil siya isang bihasang mga ngaso. Kaya iniwasan ni Senyora Consuelo si Senyor Gustavo dahil napansin niyang may kakaibang katauhan ang naunang Gustavo. Nasaksihan niya ang pagbabagong anyo nito. Pero kailangan ko pa rin makausap si Gustavo para makakuha ko ng mga katibayan at ng maliwanagan ng lahat ng ito. Victor, sasabay na muna kami kay Hepe, ah. Sasaglit lang ako sa klinik. Halika na. Sige po. Mildred, huwag ka magtatagal, ha? Pagkatid ko sa inyo, Doktora, tutuloy na ako kina Don Gustavo para maliwanagan ang lahat at para matahimik na rin ang bayang ito. Oo nga ho, Happy eh. Salamat. Para naman makahinga na tayo dito sa bayan natin. Ay! Huh? Ano yun? Taong aso. Taong aso? Mga werewolf? Victor, paano na si Mildred? Baka hindi na natin siya abutang buhay. Hindi. Hindi si Mildred ang kailangan nila. Buhay ko ang gusto nilang kunin. Kung ganon, hanggang sa huling hininga ako, sisiguraduhin kong mauna siya. Victor! Lumabas ka dyan! May pinasasabi si Don Gustavo. Kung gusto mo pang bakit ang buhay si Mildred, harapin mo siya sa pasong diablo. Lalaki sa lalaki! Pistolero sa pistolero!
halimaw sa halimaw! Huwag ito. Baka mapahamak si Mildred. Sabihin mo kay Gustavo, tinatanggap ko hamon niya. Victor, naharap ka sa isang malaking pagsubok. Kailangan mo ng isang matibay na pananampalataya. Hindi ako nagkamali. Si Gustavo at ang kanyang mga tauhan ang kampo ng lagim sa bayang ito. Mag-iingat ka, Victor. Ang mga taong lobo ay higit na may kapangyarihan kaysa sa katulad mo. Ang tsansa ko lang, Tata Berto, ay ang gusto niyang labanan na pareha sa baril. Habla naman kaya sila ng bala. Huwag kayong mag-alala. Meron akong pangontra dyan. Anong pangontra? Just like in the movies. Silver bullet.
Ito na ang katapusan mo, Victor. Pero bago kita patay, gusto kong malaman mo na ako rin ang Gustavong pumatay sa lolo mo. At sama mo, at uubos ng lahi mo. Hindi ka lang halimaw, Gustavo. Isa pang traidor. Pagbabayaran mo lahat ang kasamaan mo. Halika na. Mish!
Grish! Victor!